Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayon ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay kami lalong sumisigasig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima, ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit hindi ninyo sila pinakinggan at pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila. Subalit hindi sila makikinig sa iyo.
Tatawagin mo sila, ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng Masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa magpagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubog. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Belzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang suma sa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila,
Babagsak ang bawat kahariang lahati sa magkalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili. Paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng demonyo sapagkat binigyan ako ni Belzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ni Belzebul, sino naman ang nagbibigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagusunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpatpatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ang isang taong higit na malakas, sasamsamin ito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy pa rin po tayong naghahanda ng ating mga sarili ngayong panahon ng Koresma. At tayo pa din po ay nasa ikatlong linggo. At masasabi nating malapit na ang ating pinaghahandaang Pasko ng muling pagkabuhay. Pero mga kapatid, ano ho ang mensahe sa atin ng ating mga pagbasang napakinggan para sa araw na ito? Magandang simulan po ang ating pagninilay sa simpleng katanungan. May kakayanan pa ba tayong magsabi ng katotohanan sa ating kapwa? Uulitin ko po. May kakayanan pa po ba tayong magsabi ng totoo o ng katotohanan sa ating kapwa? Mga kapatid, may mga pagkakataon na ayaw natin magsabi ng totoo sa kapwa natin. At tuwing kailan po yun? Sa mga oras na ayaw nating masaktan ang kapwa natin. Kung meron tayong nakikitang mali sa kapwa natin, minsan mahinahon pa nating sinasabi na itama niya yung pagkakamali. Pero madalas, aminin natin o hindi, babaliwalain na lang natin kasi ayaw nating makasakit. Ayaw nating namasaktan ang taong mahal natin o ang taong kilala natin. Pero mga kapatid, sabi nga sa Ingles, truth hurts. Ang katotohanan minsan nakasasakit. Kaya ang pananalita ng katotohanan ay pananalita hindi lamang upang manakit, kundi ang pananalita ng katotohanan ay pagbibigay katotohanan din sa iba. Every time you speak the truth, it means that you are speaking on behalf of God. Sa mga oras na ikaw ay nagsasalita ng katotohanan, ikaw ay nagsasalita sa ngalan ng Diyos. Pakitandaan po yun. Walang masama na magsabi ng katotohanan, dahil sa mga oras na tayo ay nagsasalita ng katotohanan, yan din ang mga pagkakataon na nagsasalita tayo sa ngalan ng Diyos. Bakit ko sinisimulan ang ganitong bagay? Dahil po sa ating unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Propeta Jeremias. Siya ay inutusan ng Diyos. Pero maraming pangamba kay Jeremias na hindi siya pakikinggan, na hindi siya susundin.
Pero ano ang paliwating sa kanya ng Diyos? Kasama mo ako. At yun marahil ang panawagan din sa atin sa araw na ito, kaugnay ng ating ebanghelyong napakinggan. At sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus nagpalayas ng masamang espiritu, nagpalayas ng demonyo. Pero anong tingin ng mga tao sa kanyang paligid? Napalayas niya yung demonyo dahil kakampi siya ni Belzebul. Pero nawalan ba ng loob ang Diyos? Hindi. Dahil alam ng Diyos, alam ni Jesus, nakakampi niya ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin, ang mga taong nagsasalita ng tama, ang taong nagsasalita ng kabutihan, ng katotohanan, wala dapat ikapangamba. Bakit? Dahil kakampi mo ang Diyos. Pero mga kapatid, kung kakampi talaga natin ang Diyos, tunay nga ba tayong nagtitiwala at naniniwala sa Kanya? Kakampi natin ang Diyos. At kung kakampi natin ang Diyos, wala tayong dapat ikapangamba. Wala tayong dapat ikatakot na magsalita ng katotohanan, magtama ng mali. Dahil sa mga oras na tayo'y nagsasalita ng tama at mabuti, nagsasalita tayo sa ngalan ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, yan ho marahil ang nawawala sa mundo natin ngayon. Marami na ang takot magsalita ng totoo. Mas malakas na ang loob ng mga taong nagsasalita ng hindi tama. Mas malakas na ang loob ng mga taong nagpapakalat ng maling balita. Pero kung kakampi natin ang Diyos, wala tayong dapat ikapangambang magsabi ng mabuti, magsabi ng totoo. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang ipanalangin natin. Na huwag tayong mawala ng loob, magsabi ng katotohanan, ng mabuti, ng tama. Dahil alam natin, kakampi natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang tayo ay natitipon kay Kristo na nangingibabaw sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama, taglay ang ating mga kahilingan. Ang ating pong panalangin, Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang simbahan naway, magpanibago at magpatotoo ng tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay at tumulong sa muling pagbuo ng isang wasak na mundo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Atin nawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikhaing pangaakit ng kasamaan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway paginhawahin ang pag-ibig ng Diyos na kanilang nararanasan sa pangangalaga ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, sa paghahandog namin ng mga panalangin,
Pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tumubos sa kasalanan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ng aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamias ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus
tunay na kakampi natin sa ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isupo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers, sumunod po tayo. Kahit di malinaw yung patutunghan, kahit di matanaw ang kinabukasan, wag mangamba, lagi kita pangungunahan, magtiwala ako'y sundan. Lahat ng takot mo'y aking naranasan. Lahat ng hirap mo'y aking naraanan. Kailan ako di naasahan, kailan kita pinabayaan, magtiwala ako'y sundan. Huwag mangamba, huwag mabalisa, huwag mabahala sa ligalig, hindi kita padarakma. Manalig ka, magtiwala at mapayapa. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na. Kahit di malino aking kalooban, o makitid ang pinatatahak kong daan. Asahan mong kapayapa'y matatamo sa hantungan, magtiwala ako'y sundan. Huwag mangamba, huwag mabalisa, huwag mabahala sa ligalig, hindi kita padarakma. Manalig ka, magtiwala at mapayapa. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na.
pag-ibig ko, kalasag mo'y sapat na. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent na sa may BPA Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500. Ang medium size po ay 1,000 pesos. At ang small size po ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 po ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. At tuwing Biyernes po at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos po ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na paikinabang, ay iyong tulungang may saloob at may sakatuparan ang iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.